In this year of Saint Joseph, we are invited to reflect on his life. Sa pagkakataong ito ay pagnilayan natin yung mga kalungkutan, yung mga happies ni San Jose, at sana makita natin yung kwento ng ating sariling happies dito sa mundo. The first sorrow of Saint Joseph was when he heard that Mary was pregnant. Nagdadalang tao ang aking kasintahan at alam ko hindi ako yung tatay. Natitiyak ko na pumasok sa isip ni San Jose yung salitang betrayal, pagtataksil. Natural siguro sapagkat hindi pa niya naiintindihan ang lahat. Taksil, betrayal. Pero kung nandoon ako, maaari nating sabihin kay San Jose, Jose, mas madalas magtaksil ang lalaki kaysa sa babae. Mas maraming lalaki nagsisinungaling kaysa sa babae. At mas maraming lalaki ang madulas ang dila sa pangako. Subalit, mabagal ang katawan sa pagtupad sa kanilang pangako. Let us reflect on betrayal. Who betrayed the Lord? The apostles. Kasama si Pedro na kauna-unahang papa. Nang siya ay tinanong, kilala mo ba siya? Ang sagot niya ay, hindi ko siya kilala. Subalit, nagkaroon ng bigat yung pagtatatwa, pagsisinungaling, pagtataksil ni San Pedro. Sapagkat ilang oras lamang bago niya sinabi yon, ay nagbitaw siya ng salitang, hinding-hindi kita iiwanan, Panginoon. Hinding-hindi mangyayari yan, Panginoon. Mayabang, madulas magsalita, mahina, yun ang ating kwento. Mayabang tayo sa salita, madulas mangako, at mahina tayo sa ating gawain. Subalit, sa Ebanghelyo ay narinig natin na pagkatapos ng pagsisinungaling, pagkatapos ng pagtatwa ng kauna-unahang apostol sa kanyang Panginoon, ay nagtagpo ang tingin ng guro at ng alagad. And then, the Gospels told us, Peter wept bitterly. Nanangis siya ng buong kapaitan. Mayabang na madulas mangako at mahina sa pagtupad, subalit sa huli ay nagtagpo ang kanilang tingin at nanangis. Natuto rin siyang umiyak. Akala natin yung mga taong mayabang di marunong umiyak. Akala natin yung mga taong madaling mangako na romantiko ay hindi marunong umiyak. Subalit sa pagkakataong ito, umiyak. Mga minamahal kong kapatid, lahat tayo ay taksil. Huwag na tayong tumingin pa sa malayo. Yung parang pagtataksil na naisip ni San Jose ay totoong pagtataksil na ginagawa natin. Hindi kailanman nagtaksil ang kanyang kasintahan sa kanya. Subalit tayo, kasintahan ng ating Panginoong Hesukristo, lahat tayo ay naging taksil. At sa ating pagtataksil, sa ating pagsisinungaling, sa ating pagtalikod, sa ating pagsaksak sa kanyang likuran, sa ating pagkakataong iniwanan siya kung kailan natin dapat siyang tulungan at kung kailan kailangan tayo, anong nangyari? Nagtagpo ang ating tingin. Our eyes met, and then we knew we are loved. You cry because you are judged. You also cry because you are punished. You cry because your conscience disturbs you. But there is a different kind of crying. The crying when you know you are loved, even if you do not deserve it.
the crying, the tears that comes from the experience of eyes piercing not with rebuke, but piercing with love and saying to you, no matter what happens, I will love you. Lahat tayo nakaranas na na mapagtaksilan. At lahat tayo nakapagtaksil na rin sa ating mahal sa buhay. Si Maria ay tapat kay Jose. Naisip niya sigurong nagtaksil sapagkat hindi niya maunawaan. Sa huli ay naunawaan din sa pamamagitan ng anghel. Tayo mga minamahal kong kapatid, tayo lahat ay inaanyayahang kung papaanong tiningnan ni Jose ang sanggol na si Jesus. Kung papaanong ang mata ng Ama ay nakipagtagpo sa mata ng kanyang inaalaga ang anak. It was not a meeting of eyes with rebuke. It was a meeting of eyes with compassion, with mercy. Naiiyak ka dahil may kasalanan ka? Dapat lang. Nakakaiyak sapagkat alam mong minahal ka kahit hindi ka karapat-dapat? Magpasalamat ka. At kung papaano ka minahal ng hindi ka karapat-dapat, ulitin mo pa iyon ng 200, 300 beses sapagkat iyon ang tanda na natuto ka ng magmahal. Na iyon ang tanda na sa kabila ng lahat, sa kabila ng pagtataksil, mahal ako ng Diyos. At iyon ang pinagmumulan ng aking lakas ng loob. May the peace of the Lord be with you. May your eyes meet His eyes. May your love meet His love. And may that love be made perfect in your life. May that love be shared to all. Amen. Thank you for listening. Thank you for watching. Please look for Father Sok on YouTube, and I hope you can subscribe to the channel. There I can meet you with more reflections, with more homilies, and then we can interact. And you can also tell me the questions in your heart, the questions in your mind, which I hope I can also answer in the same channel. It is not technology that brings us together. It is the Lord. It is not technology that has brought us together. It is our love for the Lord and our love for the church. May the Spirit continue to work in all of us. God bless you.